Ito is Zinnias. From yung seeds nito, binili ko pa dati sa Ace Hardware. So, bago ko pa i-freeze yung chicken, hinahati ko na siya into portion na isang lutuan. Yung pagpapa-adjust ko ng telephone bill, plus yung internet ko na wala na 2 weeks. Almost 3,000 mahigit, guys, yung ano ko, adjustment ko, diba? Good morning, everyone! Welcome back to another vlog! Parang feeling kong tagal ko lang hindi nag-vlog, guys. So, ngayon, magba-vlog tayo. Kasi day off natin. Medyo napahaba yung tulog ko. Nagising ako ng mga before 7. Kasi naramdaman ko lumabas ng bahay si Len. Hindi ako bumangon. Tapos, nagising na talaga ako totally. Yung talagang hindi na ako inaantok. Mga 8:30. Nagmuni-muni muna ako. Nag-pray, ganyan. Tapos sumagot sa mga emails. Yung iba kasi ngayon yung deadline para sumagot sa mga emails. Ginawa ko na bago ko pa sila makalimutan na naman na sagutin sa mga emails nila. Hey guys, time check. It's already 10 a.m. 10:05 a.m. to be exact. And I'm on my workout clothes. Ayan, yung napakalaki po nating braso at chan. Saglit lang naman yung workout ko, guys. Plank lang. Siguro mga tatlong planks, tapos squats, tapos sa arms lang. So, I have my weights here. Ito siya, guys, yung tigwa 1.5 kilo or tigwa 1 pound ang isa nito. Pagod ako. Kakatapos ko lang mag-workout, guys. So, for the arms, nakailang set ako ng for the arms and then planking and squats. Ayun. Oo nga, squat. Yun lang yung workout ko, guys. Sobrang ano, hirap kasi talaga pag nag-plateau ka. Yun nga yung sinasabi ko na kapag nag-stop ka na sa workout mo nang sobrang tagal. Like for how many years I stopped doing my workout. Sobrang hirap bumalik. And ito guys, yung mga workout na to. Yun, ito lang yung mga ginagawa kong workout dati nung I was 64 or 63 kilograms back then to 48 kilograms. So, grabe. So, I need to get back on track and also fix what I'm eating kasi yun din guys, yung feeling ko na kaya ako nagkaka-breakout dahil napaka-unhealthy ng lifestyle ko. Nagpupuyat na nga ako dahil sa work and the food that I'm taking also, tsaka yung hindi ko pag-workout. Sobrang, alam nyo ba guys, di ba nung una sobrang ubo ako ng ubo? Doon lang ako gumaling dahil sa pagja-jog ko, nag-jog ako doon sa school ng gabi, ganyan. Doon lang ako gumaling, tas yung pag-workout ko. Grabe talaga, sabi ko, sana noon pa ako nag-workout ulit para hindi ako, hindi na ganun katagal. Kasi 3 weeks, ganun yung ubo ko guys, sobrang tagal, or magwa 1 month. Ay, nako. Kain na tayo guys, I have here the tokwa or the tofu. Ayan na, nilagyan ko lang ng curry powder and some bell peppers. 3 atang bell pepper to na maliliit, tapos yun na. Tapos wala akong rice guys, kasi gusto ko sana mag-rice, kaso pinakain lahat nila yung kanin namin. Yung mga dogs kasi namin, guys, ang kinakain nila is chicken adobo at saka rice. Pinakain nila lahat yung rice. So, blessing in this, guys, para di tayo makakain ng rice. And, dahil nagkikrave ako sa matamis, I have here banana. Ito yung maliliit na banana, guys. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa ano eh. Sa Tagalog, ito ba yung senyorita? Pero ang tawag namin sa Ilocos dito is suring. Suring. Ito. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan. And I have here my coffee, guys. Hey, guys! I just finished filming a video. Sobrang haba. I filmed 5 videos. Yeah, 5 videos. Nag-start ako, guys, 12:30. And the time is 4:38! And, guys, di pa ako pala ako naglo-lunch. I can sacrifice my lunch and my rest time kapag nag-film ako. And dahil di pa ako naglo-lunch, kakain ako, guys, ng bread. With peanut butter and then isang saging. And then ito guys, ito yung sikreto sa mabilis na pagkabusog. Milk with chia seeds. Ayan. Yung nakikita nyo yung itim-itim. Chia seeds po yan lahat. Ayan. Antayin ko lang na medyo alam mo yun, yung medyo maano siya. Maging parang sago yung chia seed. And I'm currently watching something. Ito guys, yung pinapanood ko, The Princess Switch. Ayan, ang tagal na pala niyan dito. Dito sa laptop ko nung last year pa. So, ngayon ko lang mapapanood. Gusto ko talaga panoorin to eh. Hey guys, time check. It's already 7:23 p.m. And I'm currently editing a video
vlog siya, guys. Yung vlog pa sa Ilocos. And, ang dami kong itatranslate. Kasi ito, guys, yung namalengke kami sa, ano, sa Ilocos. Siyempre, puro Ilocano, kaya magta-translate pa ako, kaya medyo mahirap mag-edit ngayon. Yun, ang dami kasing salita, ang daming sat-sat. Pero alam niyo, guys, tuwang-tuwa yung mga, ano, yung mga tindera doon. Na binivideoan ko sila, tapos ang sinabi ko na para sa YouTube, ay buyaak, guys. Panoorin daw nila. Ay, naku, guys, na nosebleed na ako nagta-translate. Di ko na kaya, sobrang tagal. Ang hirap, next time magta-Tagalog na lang din ako, kasi pati ako, na-translate ko yung salita ko, kasi nag-iilokano ako. So, kailangan, next time, ano, mag-Tagalog na lang din ako, I'll try. Ang hirap mag-translate, guys, halos buong vlog, nag-iilokano kami, kaya, ay naku, na-nosebleed na ako sa sarili naming language. Good morning, everyone! It's the continuation of the yesterday's vlog. And, ngayon, guys, dahil nag-film nga ako yesterday, I need to edit videos kasi ang dami ko nang kailangan i-edit na videos para pag bumalik, hopefully ha, bumalik na yung internet natin from PLDT. Upload na lang ng upload kasi I'm trying my best to upload na para, you know, seryosohan na to. Magluluto na ako, guys, ng aking lunch kasi sama ng karamdam mo sa ng katawan ko. Ang pag-workout ko kahapon, guys, ang sakit ng ganito ko, tagiliran, ng chan, ng legs, ganun. Luluto ako ng tinola. Gusto ko rin magkanin. Ito yung mga tanim ko, guys. Ito is zinnias. From yung seeds nito, binili ko pa dati sa Ace Hardware. Tapos ito, guys, kung naalala nyo, ito yung mga nasa loob ng bahay. Kaso kinain ni Sasi, ayan. As in, sobrang liit na nito dati. Pinapatubo ko ulit siya. Tapos nilagyan ko nitong mga halaman na to kasi minubuhay ko ulit sila. Maganda yung mga flowers nito. Nasa harap kasi ng bahay. Kaso dahil nga sa mahina yung tubig, hindi na sila nawawater. Kaya ayan, nagdry na sila. Kaya nagtanim ako para may matira ako na halaman para paramihin ko ulit sila. Ito naman, guys. May mga aloe vera dito. Mga tanim pa to ni Jonah. Tapos may mga ano kasi siya. Mga ganyan, no, maliliit, transfer ko na lang din. Magluluto ako, guys, ng tinola. Actually, kagabi ko pa dapat to luluto yung tinola na to. Kaso, tinanong ko kasi si Len kung kakain ba siya. Di daw siya kakain. I mean, kung nagugutom ba siya. Batang yun kasi kung minsan, ano, nagluto na ako, tapos sasabihin niya, di siya nagugutom. So, parang nasasayang yung food. Tsaka, tapos wala din naman akong ganang kumain kung minsan. Kaya tinanong ko na siya kagabi. Eh, sabi niya, okay lang daw, tapos nagkanto na lang siya. Kasi wala akong ganang kumain, guys, kasi diba nang merienda ko lang hapon. Kaya yun, lutuin ko ngayon para may lunch kami. At nang makain din ako ng rice. I-slice ko lang. Na-slice ko na yung chicken kasi bago ko pa i-freeze yung chicken, hinahati ko na siya into portion na isang lutuan. So, kunyari, bibili kami sa palengke, hati-hatiin ko na siya, lalagay ko siya sa ganito. Tapos, ipa-flatten ko siya para mas madaling mag-organize sa loob ng freezer. Ayan, para kapag yung isang ganito, isang lutuan lang, hindi ako nagde-defrost ng madami. Tapos, ibabalik ko na naman yung matitira. So, ganyan lang muna. Gusto ko umuwi sa Ilocos, guys. Halos kakabalik ko lang. So, sa first week, every first week of the month, umuwi ako doon. Ano lang, gusto ko lang doon mag-relax, ganyan. Kasi kahit humihiga lang ako doon maghapon, nanood ng movie, nagbabasa ng books, ganyan. Okay na ako. Or mag-edit. Kaya ngayon, guys, ang gagawin ko, mag-edit ako ng mag-edit para sana naman magka-internet na kami. Ang promise sa akin ng PLDT is until February 21. Dapat Feb 21 or 22, dapat may ano na kami, internet na kami. Pag ano, guys, pag nawawalan kayo ng internet, ipa-adjust nyo yun. Kasi kami, ang nangyari sa akin nga, diba, nung December, nawalan kami ng internet mahaba. Parang mga 2 weeks. Tapos yung telephone namin, walang dial tone from September until December. Yun. Ano, pina-adjust ko, guys. Kasi dapat itawag nyo siya. Hindi nyo kasi makiklaim yun. Ganito yung gawin nyo.
kunyari ngayon wala na kayong internet, itawag nyo na siya agad para bigyan na nila kayo ng reference number na kunyari if you fix within 72 hours la blah, blah blah blah, the technician will ano daw visit ganyan. Pero kay maniwala doon, wala yan sa 72 hours nila na yan. Kasi kailangan nyo yung reference number, guys. Pag na-fix na kasi yun, kapag na-close na yun, that's the time that you can ask for an adjustment. So, sabihin mo, ito yung reference number na to nung wala kaming internet, mula nung ganito, ganyan. Ganun. Kasi yun ang start, guys, mula nung tumawag kayo. Like for example, sa akin, 22 pa ako walang dial tone, January 22. Kaso, naitawag ko lang kasi siya ng January 24. Yun. So, ang start nun, guys, yung time na pagbibigay nila sa inyo ng reference number, eh, sayang din yun. Ipa-adjust nyo yun kasi hindi nyo naman nagagamit. Alam nyo ba sa akin, guys, yung pagpapa-adjust ko ng telephone bill plus yung internet ko na wala na 2 weeks, almost 3,000 mahigit, guys, yung ano ko, adjustment ko, diba? Kaya, parang may isang buwan akong libre na internet. Kuha tayo, guys, ng ating ilalagay sa tinola. Malunggay. Ayun. Pinaputol ko to. Meron pa doon. Tsaka meron pa dyan, oh. Pinaputol ko to kay Roy kasi sobrang taas na nito. Nung bumagyo, hirap na hirap kami dito magtanggal ng mga naputol. So, madami siyang mga batang dahon. Gusto ko madaming ano, eh. Madaming dahon yung tinola ko. Dahon na may sahog na manok, ganun. Wala pa pala akong kanin, guys. Sa kano ko may leftover na kanin kasi nga di kami kumain kagabi. Pinakain na naman lahat pala ni Len. I'm so lucky, guys, kasi hindi ako bumibili ng bigas. O, di ba? Bawas bills, guys. Kasi, yung business kasi namin sa Ilocos, guys, ano, di ba nga sabi ko dati, nagbubukid kami. Eh, saan ko ba nasabi ko yun? Sa Assumptions video ko ata, o. Yung nagsabi kasing mayaman kami. Sa Ilocos, guys, dati kasi madami kaming bukid doon. Eh kasi nung nag-abroad na si Papa ko, di wala nang magbubukid. Ganun. So, ang ginagawa namin, guys, lahat ng bukid namin, pinaparentahan namin. So, like, for example, alam ni Papa ko yung hinaharvest doon. So, kunyari, doon sa lupa na yon, kung maliit lang, ganyan, magbibigay ka ng 10 na sako ng palay. Yun. Kapag palay ang itinanim. So, ang palay season, mga ano, mga June, July, ganun. So, September, meron na kami yan, ani. Bibigay na nila yan yung 10 sako ng palay sa amin. Para sa isang lupa. Tapos, kapag ang tinanim is mais, sibuyas, or pakwan, 10% of the gross pupunta sa amin. Yun yung rent nila. Hindi yung rent na per year. Ganun. Tapos, siguro sa inyo, natatakot hala, baka kunin nila yung lupa nyo, ganito, ganyan. Ano, may kontrata kami, guys. Kaya every summer, ayun, sa April, pupunta na naman ako doon. Magre-renew ako ng mga contracts nila. Ng mga, ano, na may kontrata sila. Yun, nakalagay doon lahat yun. Pre-kontrata. Nung umalis na si Papa ko tsaka si Mama ko noon, nung nag-abroad sila, ako na lahat. Tapos kahit nung bumalik na si Mama ko, ako pa rin lahat. Kasi si Lolo ko, kasi nga ako pinaaral ako nila Lolo ko, kaya parang give back ko na rin ba sa kanila na ako mag-asikaso ng mga yan. Kaya kahit may sakit sila, ako yung, ako lahat, besh. Ako lahat. Kahit nandyan yung mga kapatid ko. Kapatid ko din naman nagsiselos or whatsoever. Walang ganunan sa amin. Walang selos-selos sa amin. Kain na tayo, guys. I have here my rice. Ang dami. And then, yung tinola natin na may dahon ng malunggay. And then, I have a half cup of coffee here. Kasi, nagka-crave ako sa matamis. So, ito na lang yung pamalit ko sa matamis. Instead na mag-chocolate pa ako dyan.
Actually, din ako guys bumibili ng chocolate. Tapos pinaubos ko na lahat yung chocolate kay Len. Kaya, eto na lang yung natira. Na matamis dito sa bahay. Yung kape na lang. Hey guys, time check. It's already 4 PM. And i-close ko na tong vlog na ito guys. Kasi, feeling ko ang haba na niya. Tsaka ang dami ko pa kasi kailangan gawin. So, thank you so much guys for watching us this video. And for sharing my videos. And for subscribing. And for liking. At sa pagko-comment po sa baba. Thank you po sa pagbibigay ng time para sa akin. And yun guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook. The name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.